guys! It's your girl, Mimiyuuuh. Nung ginawa po ni Mimiyuuuh po yun, parang naging medisina sa lahat ng tao buong Pilipinas. Nakakatawa talaga yung ginawa niya talaga eh. How to Dalagang Filipina. Nag-uupo yung almost way back 2018 po. Sa isang local music dito sa Pilipinas. Isang community rap na kung tawagin ay local. Single artist po kami lahat nun. Sari-sarili kami gumagawa ng kanta. Ano po siya eh, channel po siya sa YouTube. Sobrang daming mga artist doon, kahit mga producer, nandun sila. Tapos kahit di magkakakilala, magkasama kami doon. Actually, di ko talaga kilala sila, Jom, si Crakky, si Russell. One time nagkayaan kami mag-collab. Tapos sabi ko doon, sino pwede ka-collab? Isa lang nag-reply sa akin. Si Jom nag-reply sa akin, ayun. Unang nakilala ko po doon si Crakky, tapos ayun, pinakilala niyo po sa akin si Russell tsaka si Clien. Yung nagka-collab na kami, magka-klase kami ni Russell noon nung college. Eh, nag-work na ako nung time na yun. Ginawa ko yung Dalaga. Whoa, baby, nais ko nakita yung Dalagitang Pilipina. Nakilala ko noon sa social media. Doon na kami man nagkayaan kasi sinabi ko kay Russell na gumagawa nga ako ng bagong vibe ng music kasi hindi ganun yung talagang ginagawa ko dati. Kasi ang lagi namin ginagawang song is more on trap, more on reality na topics, ganyan, more on nangyayari sa society. Ganyan lang ang pagsubahan na kalimutan mo muna, huwag ka nang mangamba. Yun, nag-testing ngayon ako ng love song. Tapos sinabi ko sa kanya, man, okay lang ba to? Kasi parang parang baduy. Sabi ko sa kanya, hindi naman baduy. Kumbaga, catchy nga siya eh. Sinuggest ko sa kanya na since nakasali naman kami sa group chat ng mga local artists na Pinoy and local mga local producers, why not maghanap kami ng Pinoy din na rapper na pwedeng sumali, maipag-collaborate sa amin na makakapag-represent ng mga Pinoy na nasa ibang bansa. Tapos sabi ko, oh sige men, meron akong kilala, si Jom. Tapos sabi niya sa akin, si Clien daw. Kasi nakita ko yung unang single niya na nasa Pinoy rap playlist ng Spotify. And nasa top 1 din. Sumama ka sa akin, walang talikuran. Nakita ko kasama siya sa group chat. I-PM natin to and then sama natin siya sa song. So, pini-PM po nila ako. Naalala ko po yun. Kasi yaya namin sila. Pumayag naman sila. May grupo na po ako nun sa Italy na artist din po kami nun. Underrated lang din po. Nagulat na lang ako. Nasa shoot kami ng kagrupo ko. Parehas sila nag-chat sa akin na, bro, pwede ka ba namin makolab? Ganun-ganun. Eh, first time ako makipag-collab kasi usually talaga sarili ko lang talaga yung ginagawa ng music. May sarili pa akong producer nun dati. Nag-usap-usap kami kung paano yung siset namin dun sa kanta kasi solo artist nga kami. Sabi namin, total solo artist naman tayo. What if, gawin na lang natin grupo? Naging grupo na po kami. Nag-decision po kami maging grupo na. Basically, yung almost naisip talaga ni Clien. Ayan, sabi namin, okay to ha, parang wala pang nakakagamit. Nung panahon na nag-iisip kami ng pangalan ng grupo, wala kaming maisip kasi kung ilalagay namin yung pangalan naming apat, lahat yun, isa-isa na ako, Maedi, sobrang haba nun. Kaya naman siya double L kasi para sa, ayun po, yung pang lahat, lahat ng genre, lahat ng range ng mga bosses, andun po. Yung dollar sign. Ano siya, parang attract lang namin, kumbaga law of attraction lang. Na dahil dito sa music namin, kaya namin mag-earn. At kaya rin namin tumawid ng international kasi dollars eh. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Nung ginawa ko yung Dalaga, sumulat lang ako sa papel.
Tapos nilagay ko ngayon sa notepad. Ayun, nung binabayban ko yung beat, binigay sa akin ni Mr. EP, yung producer namin, ng Dalaga yung beat. Naisip ko ngayon yung ano, yung word na Dalaga. Sabi ko, ano, parang wala pang gumagawa nito ng ano, nang sa hip-hop, ah. Dalagang Filipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Inaalay mo yung ano, yung kanta sa isang dalaga mismo, na kasi normal lang naman sa music yung ano, yung mahal mo yung tao. Bira lang makarinig ng ganung topic about sa dalaga. Kasi usually talaga sa about sa pagmamahal, sa pag-akyat ng ligaw. Tapos naisipan po ni Crakky na puriin yung mga yung imahe ng babaeng Pilipina po. Wow, baby, nais kong nakita yung dalagitang Pilipina. Nakilala ko noon sa social media. Kapag sinabi mong dalagang Pilipina, eh yung mga kayang mag-stand out sa lahat ng bagay. Hi guys, it's your girl, Mimi. Nung ginawa po ni Mimi ya po yun, siguro napanood ko po yun. Hindi pa ganun kaputok yung video niya. Hindi pa, parang wala pang gumagawa ng challenge niya. Pero sobrang natuwa ako kasi ano, nakakatawa talaga yung ginawa niya talaga eh. Baby, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Walang pinipiling edad yung ginawa niyang ano eh, ginawa niyang taste ng pagiging pagpapatawa eh. Tapos yung pagpapatawa na yun, parang naging medisina sa lahat ng tao buong Pilipinas. Sa TV, nakikita na namin, pinapatugtog yung kanta namin, ginagawa ng mga artista. Ang galing, sobrang galing din ng pagbibigay ni Mimi yan ng pagpapatawa sa mga tao. Kasi nadala ng tao yung kanta eh. Ganun nila na-express eh. Gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita, isang dalagang Pilipina, yeah. Nabuo yung grupo namin dahil lang dun sa kanta namin na Dalaga. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina, yeah.